Shukra. Yeah, like related with that. Shukri. Quickly, quickly. It's like sura. Sura, sura. Jaldi, jaldi. Really? Yeah. Again, like, jaldi, jaldi. Jaldi, jaldi. Yeah, like going bit fast. I'm very hurry. So, jaldi, jaldi. Jaldi, jaldi. Jaldi, jaldi. Jaldi, jaldi. Jaldi, jaldi. Jaldi. For girls, there's no shorter version of I love you. In Tagalog, it's only mahal kita. Mahal kita? Yes. Mahal kita. It's very short. It's very short. Pyar. Karti hu. Pyar. 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 Karti hu. Karti hu. Pyar karti hu. That's I love you also. Yeah, that's all. Pyar karta hu. Karta hu for boys. Karti for girls. Yeah, it's really similar to Arabic. It's like anta, enta, enta, enti, right? Exactly. I'm telling you, I teach you. Will you teach me? What Tagalog? Do you want to know? Have a seat like this. Upo ka. If you like, if you want to tell the your passenger to sit down, okay. Upo ka. Upo. Something. Like, yeah. Nice meeting you. Nice meeting you too. Bye. Bye. Ingat. No, ingat. Silent of gap. Yeah. Yeah. Ingat. Ingat. Meaning take care. Take care. Okay. Yeah. Say hi. Ingat. Ingat. So you can tell your customers when they go out. Ingat. Like that. Okay. Thank you. Okay. Ingat. Bye. Hello guys. Andito tayo sa DMC. So alone lang ako kasi. May trabaho yung kasama ko. Ano ba yun? Ayan. Dito na tayo para sa ating second visit sa dental. Maybe ito na rin yung huli. Nakakatuwa yun sa akin na di over. Welcome to my channel. Sorry hindi na ako nakapag-video kanina during my RCT part 2 session. Pagkakulang lang kayo ng konting details kung ano ang ginawa nung session 2 ko ng RCT. So, pagdating ko doon, meron kasing nakalagay na parang temporary filling na ginawa nung session 1 ko. So, tinanggal yung temporary filling. And meron din maliit na cotton sa loob ng ipin ko. So, tinanggal din yun. And then, may ginamit na machine si doktora para hindi ko alam kung ano. Pero, parang siyang dinidrill. Sine-check yung depth siguro nung ipin. Hindi ko sure or kung may nerve siyang sine-check or something. So, yun. And then, naglagay siya ng parang stick. Hindi man stick. Paper siya. Pero parang siyang stick lang. Paper points ata yung tawag. Or paper point. Hindi ko sure. Ayun. So, nilalagay niya yun. According kay doktora, ginagawa yun para ma-check. Or para mapatay yung mga bacteria kung meron man sa loob ng ipin. So, yun. Nung ginaganong niya, may nasisila ko na konting sensitivity. So, tinanong ko si doktora if it's normal na may ma-feel ka na ganun. When in fact, ang alam ko nga is patay na yung nerve ending dun sa meeting ko na in RCT. So, what she told me is that normal lang yun kasi yung nasi-feel ko o yung nerve ending na tinatamaan nung nilalagay niya na paper point is nerve ending yun from sa iba kong ipin, sa kataling ipin. So, yun. So, after niya, ilagay yung parang white na stick na paper. Then drill-drill niya ulit, parang drill-drill ganyan. And then, nag-start na siya na instrument na pinapaint yung end. And then, itatouch niya sa may ipin. I think, way yun para maklose talaga. Maklose talaga yung ipin. And then after that, saka pa lang siya mag-start ng filling or pasta. So, lalagay niya ng filling and or pasta yung ipin na RCT para magmukha pa rin siyang ipin. And para na rin siguro matibay. So, yun yung naging last step. Medyo may pain lang ng onte during the procedure. Pero ngayon naman, parang wala naman. And ang sabi sa kanya doktora, which is yung alam ko din, lalagyan ng crown. Pwedeng lagyan ng crown. Kaso, sabi niya, ang con sa paglalagay ng crown is that pangit siyang tingnan and nakaka-bad breath. Siguro kasi mag-accumulate doon yung mga bacteria. Ayun. So, yun. Sabi niya, kung maingat ka naman sa ipin mo kasi since na RCT na siya, mas marupok na siya ngayon. So, sabi niya, pwede mo pa rin naman gamitin na pang-bite yung ipin RCT. However, yung kakainin mo lang or ibabite mo from that tooth is malalambot lang. Kunyari, pasta, rice, ganyan. Pag malalambot, carry lang. Pero pag matitigas,
siguro sa kabilang side na lang siya sa kabilang side na lang siya ikagat. Ayun. So, overall, sobrang thankful ako sa DMC, kay Doktora Salma na gumawa ng tooth ko, ng RCP ko. Sobrang thank you, Doktora. Alam ko hindi niya ito maintindihan, but nevertheless, thank you talaga. And sa mga tao sa DMC, sobrang babait niyo. Sobrang babait niyo talaga. So, yun. Sana, kung for RCP din kayo, makatulong tong video na to or vlog na to sa inyo. And sana magkaroon kayo ng courage para ituloy yung RCP treatment nyo. Kasi usually ang naisip natin, masakit. Pero eventually, kung hindi pa yan masakit, yung ipin mo ngayon, sasakit din siya sooner or later. And then, wala ka ng choice, kundi ipa-RCP din. So, ganun din. Do not prolong the agony. Pumunta ka na sa dentist mo at magpa-RCP. Ikwento ko lang, konting background sa ipin ko. Nag-start lang siya nung kumain ako ng corn meat. Kinagat ko siya doon. And then, nabiyak yung ipin ko. Tapos, akala ko naman, kasi sa may gawing posterior part ng tooth ko. So, hindi ko siya napapansin na ganun na pala, ganun pala yung kalaki yung naging damage sa kanya. So, akala ko, nabiyak lang, ganun lang. Nung pala, nasisira na siya. So, yun. Ingatan natin ipin natin. See you on my next vlog. Thank you for watching. Have a great day.